good morning, no, mga kapatid. Gusto ko lang i-share sa inyo, no, itong ginagawa kong kung paano malalaman yung common sa makina ng washing machine o sa dryer. Ang video nito, mga kapatid, no, para lang ito sa mga hindi pa alam ang video nito, yung gustong mag DIY o yung sarili nilang gawa. Share ko sa inyo kung paano natin malalaman yung common ng wire sa motor ng washing machine. Kasi kailangan, importante, alam natin yung common para hindi masunog yung makina ng washing o ng dryer o ng electric pan. Tara, punta na natin. Dito, ito yung paraan na para malaman natin dito kung alin dyan ang common. Dahil naka, meron siyang symbol. Ayan o. Sabi dyan, yung gray at yellow, yan yung sa capacitor. Yung blue, yan yung common. Ayan, ito yung symbol ng capacitor para sa hindi nakakaalam. Pag nakakakita kayo ng ganyan, yan parang dalawang magkatabi na yan, yung symbol ng capacitor. AC yan. AC symbol ng capacitor. Pag nakakita ka ng ganyan, ibig sabihin yan, ito gray, na yung isang guhit nakatutok siya sa gray, yan yung wire niya. Tapos dito sa kabila, yellow, dahil sila ang magkatabi. Yan, yan yung, ibig sabihin yan, para dyan yung capacitor, dyan mo ikukonek yung capacitor. At tong sa baba, yung isang guhit na to, nakatapas siya sa blue. Ibig sabihin, yan ang common. Ito yung paraan na para malaman mo kung alin dyan yung common. Paano naman pag yan ay wala? Wala itong kanyang sticker na to. Sticker lang kasi ito nakalagay sa motor. Paano kung yan ay wala yan? Paano mo yan malalaman kung alin dyan ang common? Tatlong wire yan. Ngayon, alam na natin yung common. Sabi nung sticker, blue daw yung common dito. Papakita ko sa inyo kung paano pa natin malalaman kung sakaling wala yung sticker na yon, kung paano natin siya malalaman yung kung alin dito yung common. Pero sa ngayon alam natin blue yung common, no? Gagamit tayo ng tester para kung sakaling man walang sticker, malalaman pa rin natin kung alin yung common. Bali, gagamit tayo ng digital tester. Ito, mas magandang gamitin to pangkuha ng o para malaman natin yung common kung alin. Mas magandang gamitin yung digital. Kahit anong brand pwede, basta digital. Ilagay natin siya sa ohms. Pero ilagay natin siya sa 2K, no, para makuha natin yung kanyang resistance. Yan, nakalagay siya sa 2K. Ito, iyan na natin. Ito na, kapatid, no? Gagamit tayo ng tester. Ayan. Bali, yung isang probe, kahit alin dito, mapa red o black, kahit alin dito, ilagay natin siya sa blue. Dahil sabi, ito raw yung common, sabi ng sticker. Ngayon, yung isang wire, ilagay natin yung red. Ayan, magkaka-reading siya ng 049. Ito yung kanyang reading. Ayan, no? Tapos, alam na natin yung yellow, ilipat tayo sa red. Ayan, 0.049. Ayan, hindi pares sila ng reading. Ngayon, kunyari, hindi natin alam ito yung common, ang gawin natin, yung pares na may reading na 49, tapos 49 uli, yun ang pagsamain natin. Ayan. Nagtotal siya. Ayan. Pag ganyan na lumabas yung total, ibig sabihin sila talaga ay para sa capacitor. At itong isa, yun talaga yung common. Gets po ba? Bali, ang nangyari, pinagsama natin yung nag-total sila. Meron kasi silang reading na 49.
Ayan, sa ganyang paraan mga kapatid, malalaman natin dyan kung alin dyan yung common, no, sa pamamagitan nga ng kanyang reading. Ito nga yung isa, reading niya, 49 tapos 49 uli. Pag pinagsama natin yan, dapat talagang lalabas yung total. Ayan. Dito, sinadya kong hindi ipaalam sa inyo kung alin dito yung common. Para pares nating hindi alam dito yung common, kung alin dito yung common. Ngayon, sa pamamagitan ng tester, malalaman pa rin natin dito kung alin yung common. Ayon sa ilalabas na reading ng tester. Ito. Ito muna tayo sa blue. Ayan, kita ba? Ano, kita ba yung ano? Ayan, blue, red. Meron siyang reading na 091. Ilipat naman natin dito sa gray. 165 ang kanyang reading. Kanina nasa blue siya. Meron siyang 91. Ilipat ko naman ngayon sa gray yung isang prop. Meron naman siyang reading na 74 pala, sorry. Tapos balik natin sa red, 91. Itong isa 74. Ang pagsamahin naman natin ngayon yung red naman. Yun, bali yung kung natatandaan niyo yung reading natin kanina at sila pinagsama natin, lumitaw yung kanilang total. Ibig sabihin, itong dalawang ito ang sa kapasitor. Gets po ba? Bakit paano ko nasabing sa kapasitor ito, hindi naman natin alam dito yung common. Para-pares natin hindi alam. Dahil dun sa kanyang reading na ilinalabas. Kasi pinagsama natin. Ulit. Ngayon mga kapatid, kung naguguluhan pa kayo, gagamitan ko siya ng drawing para magets ninyo. Baka nahirapan pa kayong maintindihan. Sa pagkakataong ito mga kapatid, no, gagamit tayo ng ball pen at papel. Tara na. So, mga kapatid, no, gagamit tayo ng drawing para yung hindi pa nakakaunawa o nagigets yung sineshare ko ay maintindihan nila. Do-drawing ako dito ng pabilog na, dahil yung makina kasi pabilog yung iba. Yung iba kwadrado. Ayan, no, baligmawa tayo ng sample ng makina. Ang makina, mayroong nakalagay doon na tanso, coil, no, bali ganito yan eh. Ayan, ganyan. Isya na kayo sa drawing ko, no. Ayan, bali dito siya nagsimula, no, dito siya nagsimula. Tapos ito yung ending. Dito sa ending, maglagay tayo ng wire. Ayan, no, ito yung gray wire. Kunyari, ito yung gray niya. Gray, ayan, no. Ito yung, tapos gawa ulit tayo ng isa pang coil. Ayan, no. Pasensya na kayo sa drawing. Ayan, coil. Oops, ito yung ending. Dito naman yung isang kulay, red. Ito yung kanyang red wire. Ayan, no. Ito yung starting niya, no. Ito yung ending. Dito sa starting, pagsasamahin natin yan. Yan. Yung starting nito at yung starting nito, pagsamahin natin. Diyan natin ilalagay yung common na wire. Yan. Yan, ito yung kulay. Sabihin natin blue, dahil karamihan blue yung ginagamit na common ng gumagawa ng motor. Yan. Gets po ba? Starting, tapos ito yung ending. Starting, ito yung ending. Gets po ba? Tapos pinagsama yung starting. Sinama din yung common na wire dito. Sinama rin. Ngayon, yung reading kanina ay ano ba yung unang reading natin? 91. Gray ba yung kanina? 91. Oh, sandali. Okay. Ito mga kapatid, no? Ito yung reading nung wire. Yung red wire, meron siyang reading na 91. Yung kanyang resistance, no? Yung isang prop sa blue,
dahil dito yung common, tapos yung isang prop, dito nakalagay yun sa red. Tama ba? Eh, lagyan natin yung tester, ganyan. Ginanyan natin kanina yan. Ang reading niya ay 91. Tapos, inalis natin itong black, linagay natin dito sa gray. Nandito pa rin yung red sa blue, yung common. May reading naman siyang 74. Ngayon, kaya yung sabi ko sa inyong total, kanina, na pag sila ang pinagsama mo, ay dapat magtototal yan. Yan. Kaya lumilit ako kanina yung mighit na 100. O 160 yata yun, o 165. Kasi sila ang pinag-ano mo eh. Buo sila rito eh. Ayan o, magkasama sila rito. Well, hindi sila nag-cut. Buo sila. Itong pares ending. Parang ang nangyari, starting ending. Kasi magkasama sila rito. Pinagdikit sila rito, pinagsama sila. Kaya ganun ang mighit 100 plus yung reading. Kaya pa, kaya ganun ko nasabi na itong dalawang ito ay sa capacitor dahil sa kanilang reading. Guess na po ba? At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at i-share mo na rin. Salamat po sa panonood.